Guys, Happy New Year! So, for today's video, magbibigay lang po tayo ng konting tips kung paano namin pinapakain yung mga alaga po natin kapeng. Yan po. So, every 10 a.m. nagpapakain po tayo ng forages. So, ngayon po, ipin-ipin yung pinapakain natin. Yun na po yung schedule nila. So, kasi po, yung ipil-ipil at yung mga damo, tinatry din po namin hindi magpakain ng sobrang aga. Dahil sa mga damo, meron pong mga possible yung mga uod pa po dun sa ilalim. Tapos, nagpapaalis po kasi tayo ng nangungumpay o nagsasakati na maaga po alas 7. Kaya, yun, pinapatuyo pa po natin para mawala yung mga, minsan po kasi may mga higad dito, mga ipil-ipil. So, ayun po. And marami rin po nagtatanong kung healthy po ba yung ipil-ipil sa buntis o nakakalaglag po ba ito. So far naman po, wala tayo naging problem sa ganun. Siguro nasanay na rin po yung mga kambing kasi marami naman po nagpapakain ng ipil-ipil dito sa atin sa Pilipinas. Siguro po, iwasan na lang natin yung mga mura na ipil-ipil. Iniiwasan din naman po ng mga kambing yun kung mapapansin nyo po. Hindi nila kinakain yung mga part na medyo light green o yung mga mura pa yan. Iiwan po nila yan. Hindi po nila kakainin. So, sige tuloy. So, ayan po. Lalagay lang po tayo every 10 a.m., 2 p.m., saka 6 p.m. So, mix po yan, ipil-ipil, tapos napier. O kaya, may ibang klase po ng forage, ng legumes, katulad ng malunggay, indigofera, madre de cacao. So, same schedule lang po, pinagpapalit-palit lang po natin kung ano yung ipapakain natin ng forage. Yun. So, yung ganong ubo po, huwag nyong iisipin, inuubo yung kambing nyo. So, mostly dun po yung sa kinakain niya. Lalo na, kung wala naman kayo nakakitang signs na hindi naman siya nag-uubo before kumain, ano lang po yun, possible na sa mid lang po dun sa kinakain niya. Mga kids po na medyo makukulit, lumalabas po talaga sila sa hallway. And yung gusto natin na mas mag-gain ng timbang po, yun, pinapalabas talaga natin sa hallway para makakain po siya ng ipil. At sa lahat po kasi, maa-access niya yan eh. So, ganun po yung ginagawa natin kapag may mga kambing tayo na mas gustong palakihin. So, hindi po natin pwedeng gawin sa lahat dahil masyado pong magulo and meron naman po silang sariling area nila dito. Yan. So, bata pa lang po. Ito mga 3-month-old, sanay na po talaga silang kumain. And dahil nga kumakain na sila ng damo, need na rin po natin sila i-deworm. So, isasama na natin sila dun sa schedule ng deworming. Tignan lang po muna natin yung talukap ng mata nila kung need na natin silang i-deworm kasi tayo din po hindi natin dine-deworm lahat ng sabay-sabay lalo na kung di naman kailangan dahil mas possible makapag-cause pa po yun ng resistance in the future. So, tinitingnan lang po muna natin sila isa-isa. Yan. So, yung dami po, naka-compute din po yan based dun sa timbang nila. Gawin nyo na lang po iba-ibang area para hindi po mag-away-away. Kasi kung nasa isang area lang po, for example dyan, tapos 15 sila dyan, hindi po kasha, may hindi makakakain at may maiiwan ng timbang. Pero kung ganito po, pansin nyo, lahat nakakakain. So, trial and error po and mostly observation lang po yung kailangan natin para dito sa pag-aalaga natin ng kambing po. Yun. Dati din kasi magtataka tayo kasi weekly po nagtitimbang kami dito sa mga bisiro sa mga buckling dowlings natin. Pag may napansin kami na hindi nag-gain ng sobrang ganda, titingnan natin kung paano. So yun, makikita natin may hindi nakakakain. Lalo na sila, hindi naman sila sabay pinanganak. So mas malaki po ito.
yun, ito possible kung nasa isang area lang sila. For example, dito po kasi yan dati. Kaya binaligtad natin kasi sobrang limited ng space para sa kanilang lahat. So kahit mas matrabaho, inano na lang po natin. Ginawa na lang natin ang paraan para po lahat sila ay nakakakain. So hindi po kasi sapat na naglalagay lang tayo ng pagkain. Dapat tinitingnan natin kung nakakakain po ba talaga silang lahat. So yan. Ang isang effect po ng ipil-ipil, napansin namin, sobrang ganda po niya magpa ganda ng balahibo. So ito po ay isang buckling na pinakanauna, actually siya yung pinakamatanda, kaya iba naman po yung aggressiveness niya sa pagkain. So ganyan po yung naging epekto sa coat niya. So every 10 a.m., 2 p.m. at 6 p.m. ganito, kapag may sobra po kaming nakukuwang sakatin, papa second labas po kami dun sa nangunguna ng pagkain. At around 8 p.m. nagpapakain din po. Lalo na pag may mga kids kasi talagang minamaximize po natin yung growth potential nila. Kaya po laging may access sila sa pagkain bukod sa complete na vitamins po. Yun. And ang mga kambing naman po, hanggat may pagkain, talagang kakain yan ng tuloy-tuloy. Doon nyo rin po malalaman, doon namin nalalaman kung sapat ba yung nabibigay naming pagkain. Ang pinaka-ideal po, yung may natitira ng konti. So, pag talagang simot po kasi, ibig sabihin nun, hindi okay yun eh. Ibig sabihin kulang yung nabigay natin. So, ang target po natin is yung talagang may natirang konting-konti naman po. So, para sure tayo na sila mismo yung tumigil po sa pagkain, hindi dahil naubos na yung pagkain nila. So, ganun din po sa mga inahin. Yan. Ang ginagawa po natin kapag may kasamang kid yung nanay, syempre, mas marami po yung kailangan niyang pagkain compared dun sa mga solo lang. So, ganun naman po yung ano natin ginagawa. So yun nga, sabi ko kanina, yung mga nasa hallway po, ito nasa tamang timbang naman po ito, talagang nakakalabas lang po sila dun sa kulungan nila. Kaya yun yung idea din po minsan, kaya nilalagay natin sa hallway para sila po mismo yung makakain ng mas madami. Dahil lahat po yan, lahat ng pakainan may access sila. So ang downside lang po minsan, kaya dapat kinukuha din natin, binabalik natin sila kaagad kasi tinatalunan po nila yung mga pakainan. So actually, nakailang palit na po tayo ng pakainan dahil pag umabot na ng mga 2 weeks kasi yung mga bisiro po, talagang mahilig na silang magtatalon. Kaya first, sinisecure natin yung kulungan na hindi nakakalabas yung bisiro. Then, ayun po, pinapasok-labas na lang po natin na at ano na natin, option na po natin. So ayan, so ilang minutes na po yung lumipas pero may pagkain pa. That means medyo madami po yung nilalagay talaga natin. Kasi mapapansin nyo po, dito mas makonte compared dito. Dahil ito, same time naman po sila ng pinaglagay. So dito marami pa, dito konti na lang. So yun, magdadagdag po tayo ng pagkain dito sa area na to. So 11 a.m. na po. So 1 hour after natin maglagay ng ipil-ipil, ang ginagawa natin, inaalis na po natin ahead yung mga sanga. Kasi possible po may matusok pa, may ganyan. So huwag na natin antayin yung schedule natin na next na pakain. Pwede na po natin tanggalin kaagad. So for the meantime, nilalagay nila dito. Then mamaya dyan nila kukunin po yung mga sanga. So ganun po kasi may mga instances po na yung mga matitigas na sanga, nakaka-injure pa po yan dun sa mga alaga natin. So yung mga ganyan po, pag tamang angulo lang po, possible pa makaperwisyo pa po sa atin yan. So tinatanggal na din po natin kaagad.
okay naman po yung dami ng pagkain dahil inabot ng 1 hour bago nila totally maubos. So ganun po yung mga guide na pwede natin tignan dahil kita nyo naman po yung mga katawan nila. Kung ma-maintain natin yung ganung dami ng pagbibigay, eh talagang ma-achieve nyo din po yung mga ganitong klase ng body condition. After 1 hour po, yan, kumakain pa din sila. So ganyan po kadami yung nilagay nating pagkain doon sa kanila. So okay lang naman po yun kasi hindi naman po masama na sobra. Kasi actually may mga tumitigil na din naman po dyan kapag busog na. So kasi nyo po yun, naiiwan nila yung mga mura na ipil. Inuna nila yung dito. So malapit naman na pong maubos. Then ang next na nila niyan is 2 PM po. So paghapon, pinapalabas naman na po natin sila dun sa may area na yon para nakakapag-exercise po and nagdadagdag tayo ng napier para dun sa ibang needs po nila. So yan. Ang ganda po ng laki ng isa na yon. So yan po ay mapupunta kay Sir Darwin dito sa San Isidro Nueva Ecija po. So ganitong setup po kasi makakasigurado tayo na lahat sila nakakakain ng tamang dami po. So yung malalaki, mas matakaw nga lang po sila. Kaya sila rin yung mas matagal po makaubos ng pagkain. That's it po. Maraming salamat. Sana po may natutunan tayo. And please don't forget to subscribe po.